In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Lord the Father, Son is me, holy and divine God. We praise, we glorify, and glorify your mighty name, because today you have blessed us with the golden opportunity to listen to your words through our beloved teacher, Ma'am Marisa Pamplona. Lord, today is truly your day, because today is also the feast day of the number one catechist in the whole Philippines, Saint Lorenzo Ruiz. Who did not only talk about you, but he died for you. Today, as we listen to the 8th series of the Psycho-Spiritual Integration, grant us a grace to truly integrate, not only to listen, not only to pray, not only to store all these things in your heart, but by the virtue of your great love and mercy, by the bountiful words of the mighty Spirit of God, through the holy name of your Son Jesus Christ, we will be able to live. Shower us with the gifts of your Spirit today, as we listen, but most especially we entrust to you, our beloved Mother Lisa Pamplona. We pray for our beloved Reverend Father Tony Tertono. Grant him the grace of integral healing of body and soul. We pray for him always. We entrust to you all the generous sponsors for today. Thank you for the food which were made available by our sponsors. Bless them, O God, and their family. And Lord, grant us the grace to truly listen, because in your own definition of listening, listening is not only hearing the words, but doing the action. Amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Good morning, everybody. Yes. Today, we will continue our session. Pasensya lang kayo, naka-absent ako. But by the grace of God, pray that I can continue. No? So today we have the love language. Why pa ka muna hatagan sang test? Nahatagan na? Sinong way pa ka sang love language test? Sinong way pa? Oh, so sino nakakuha na? Ate man gani, very good. Subong lang. So, na-answeran yung natanan? Natapos na? Okay. What is that love language test? You add all your kung pila ang A, B, C, D, E. Di ba na? A, B, C, D, E. Na-sum up nyo na? Okay. So, encirclean nyo ang pinakamataas na score. Please encircle the highest score. You have to identify your love language para mas magandang effect ng talk. No? Na sumada nyo na? A, B, C, D, E. Can you give me a test paper? Okay, tapos na. Ang ikaduwa nga second love language, encirclean nyo, magiging 2. Kung nag-tie up ang score, so lagay nyo 2-2. Then third score, nga highest, fourth and fifth. Okay? Okay na? Now, next. Kung na-sum up nyo na, ang pinakataas ninyo, for example,
A is your number one. What is A? Words of affirmation. A. Words of affirmation. B. Quality time. C. Gifts. D. Service. E. Touch. Okay na? A. Words of affirmation. B. Quality time. C. Gifts. D. Service. E. Touch. Okay na? You have already the score? Okay. Next. Words of affirmation A. Now, what is the meaning of your score? We will evaluate your score. Ang tanan, kabalo, ang number one ninyo, kaya in-circle nyo na ang highest, no? Number one, that is your first love language. Primary love language na. Ang second na highest score is your secondary love language, and so forth and so on. Now, what does that mean? Ang ibig sabihin, nung maliit kayo, dyan kayo kulang. At ngayon, hinahanap niyo yan sa either partner ninyo or sa mga anak ninyo. You wanted it done to you. So, when you are disturbed, no, or medyo stress ka, kisa nagawaras ka, hindi mo alam kung anong gusto mo. Ikaw na mismo maghambal sa spouse mo or sa mga friends mo niya, ang akong love language is service or quality time. So, sabihin mo, Frank, at least kabalo ka na kung ano ang kinanglan mo, makarelate, makaano na, makaserve na, makahatag na accordingly ang imong spouse or ang imong family. Okay? So now, knowing your love language, what now? Tandaan ninyo, ah, kakulangan nyo to nung maliit kayo, kaya ngayon hinahanap nyo pagka-adult kayo. Once nga ma-fill up na ang love language no ngayon, amat-amat, madulay na. Mag-lower ang score ninyo sa next assessment. You will go to the secondary love language to cure. Kasi nakukure yan. Pag ginasupply sa imo, may certain satisfaction ikaw nga mabatyagan, at least happy ka. Amuna nga maka-transcend ikaw sa next step. Magka-develop ka naman sa another love language na kulang mo, mahiling ka naman. Okay, so that's the purpose of knowing. Mas mahapos. Kumbaga ay sa sakit. Nga nagasakit ulo mo. No? Hindi yan naman cancer. Pero alam sabihin, ay may migraine ka. You know how to cure it. Particularly for migraine. So amo man ini ang love language, nagawaras ka, hindi mo alam kung anong gusto mo, ngayong alam mo na, yun ang dapat i-supply sa'yo. Hindi yan mabayo lang kung good enough kung ma-identify na dayon sa mga friends around you or your spouse. Pero kung hindi, mas maayo gid nga kamo maghambal sa ila. What do you need? What do you need? So, in all things, the five language does not only pertain to people loving each other. Ang importante dire nga malabot naton ang love of God. But we can only love God amat-amat
through the people around us na ginatag niya. Ang question, how do you love God? How do you love God? Last time, we told you, ano ganito ang hambal sa Bible, if you love me, do my will by obeying the Ten Commandments and duties in your state of life. So dito, sa Ten Commandments, alam na natin yan. 1 to 10, no? Ang first three commandments pertain to the law sa Diyos. What we have to do. It's a connection sa Ginoo, giniyayan, at direkta ang tatlo kasala. Ang ano ang tatlo ka commandments? Ang 4 to 10, it pertains to relationship sa neighbor. So this is, kumbaga, sa degree, less ang lesser sin ang 4 to 10. Kumparal mo nga makumit naton 1 to 3. Why? Because it is directed directly to God. Amuning isa ka correction nga na-learn ko, abi ko, hindi masyado. Okay-okay lang kay God will understand us sa 1 to 3. Not knowing nga amung gali ni ang grabe nga gina-neglect sa mga tao. But is the most important part of the law, the first three commandments. Anyway, lain in ayang lecture. Now, next is duties in your state of life. What is your duties in your state of life? Ang ginambal ni sa Fatima mo, ang sacrifice that I ask of you is for you to do your duties in your state of life. Well, take note, sabi niya, duties in your state of life, well. So kung kinanglan, i-identify gali naton, what are our duties? Kung may ara ka duty, ang primary kang ibutangan mo, number 1, 2, 3 man. Sa Ginoo, importante ang hierarchy mo. So sa duties, importante hierarchy man. Sinong una sundon ko? Anong uno sundon ko? Nakuha ninyo? So for example, kung may bana ka, anong duty mo? Ano ang mga i-duty mo? Identify mo anay. Asawa ka. Nanay ka man. Paano kung may utod ka sa balay mo? Utod ka man. Ano pa? May yaya ka. Di ba? May ba? Ha? O may nanay ka nga nag-a-star. With that, nga ma-identify mo, ano ang duties mo sa ila? I-hierarchy mo man na sila. Sinong dapat nga number 1, number 2, number 3? Kung ara ang nanay mo, diin siya na toon. Number 1, number 2? Correct. Sinong number 1? Husband. Why? Ara sa Bible, once nga nakapangasawa ka na, nabiyaan mo nang una mo nga pamilya kag ang parents mo become secondary, utod ka na diri ka na sa first neighbor mo nga ang asawa mo. So in other words, even in deciding, take note, in deciding the course of your action in the daily life, kung ginsugo ka sang bana mo nga may kung may ara ka mo i-desisyonan, mahalin ka mo balay o hindi, sino sundon nyo? Nanay nyo o bana nyo? Bana mo. Kuha ninyo? Bisan sa panimalay, may hierarchy ang pamilya. Sino ang number one sa pamilya? Tatay. Kung single ka, eh pero kung may bata na, nagiging grand ano siya na siya, daw grandfather na siya, secondary na siya. Anyway, dili niyo makita sa aton nga leaflet nga ihatag ang hierarchy nga sundon ninyo. Sino ang first? Example, single. Pag single ka, ang first neighbor mo parents and siblings, second neighbor mo becomes your grandparents, uncle, cousin. Ang third gali sini
kasi nephew, grandchildren. Fourth, mga friends mo. Ang fifth, benefactors. Ang sixth, country. And seven, mankind. Lahat pala ito, may duty tayo. That's why, hindi naman lahat masirbihan natin, but in prayer, we need to pray for each other. Okay? Because, why? Because we are one family of God. God is our Father, the Blessed Mother is our Mother, Jesus is the firstborn Son of the Father, and we are only adopted children. You have to make clear. You have to know who you are in the position of hierarchy. Para kabalo ka magplastar sa imo ka o galingon. So anyway, ara na kabutang, in loving, it is very important na una ang Diyos, di ba? Second, sino? Self. Third, the neighbor. Take note, in deciding again, God, self, and neighbor. So, kung magkontrahanay ang neighbor at saka ang self, hindi mo pwede ipasulabi ang neighbor mo. Priority anay ang rason mo. Priority ang benefits nga mahatag sa imo. Hindi nga siling mo self-sacrificing, ginauna mo anay ang ibang nga tao. Usually, ginahambal ina sa mga politiko. Hindi ginasapak ang neighbor, ang pamilya kay siling nila. Planggaon ang iban nga mga ang iya constituent. It's a very wrong thinking. Bisan ano ka kapolitiko, bisan ano pang posisyon mo, kung unless nga madre ka o pare ka, nga ginutod ka man sa pamilya mo, lain ang pamilya mo kung madre ka, pare ka. But outside that, ang duty naton is our first family. You cannot serve others without first serving your first family. And in so manner, you cannot serve your first family if you do not know how to love yourself. Tandaan nyo, una, after God's self, nag-ulihin na lang ang neighbor. So, in priority also, sa activity sa balay, sobra ka-importante na may activity ka para sa kaugalingon mo. Hindi pwede kumon. Kay may pamilya ka na, tanan nga decision mo, kumon, wrong. There are certain decisions within the family na importante may ara ka-schedule para sa kaugalingon mo. In other words, kung importante nga sa pamilya, may ara recreation, may pahuway, sobra ka-importante nga ikaw, may recreation ka man, nga gusto mo, nga nag-enjoy ka. Kaya importante, ikaw man happy. Naintindihan nyo? Now, so, it is said, can you please read the second commandment? Now, take note, as I love you, sa new commandment, sa Old Testament, as you love yourself. Pero sa higher, kay nag-abot na si Jesus Christ, ang ginambal niya, this time, kung gusto niyong tawagon ka mo, disipulo ko, my family, my children, you must learn to love your neighbor, parehas ang pakigugma ko sa ila, which is a self-sacrificing love. Amuning ginatawag na divine love. What is the difference between divine love and human love? Divine love and human love. Ang human love, kamo masunod sa gusto ko. Ang gusto ko. Okay? Kamo ma-adjust sa gusto ko. Pero sa divine love, ikaw ma-adjust sa ibang nga tao. Ikaw ang mahatag sa ibang nga tao. It is a self-sacrificing love. Amo ni ang klase nga love that can heal.
If you do not use this kind of divine love, mabudlay maghilom sa mga pilas. Okay? So, it is very important that our love of our neighbor bestest din niya sa love of God. Why? How can you love God man? You cannot see Him, you cannot touch Him. So, sili niya, I know that. You can see me, you can touch me, but you can't through your neighbor. That's why ginhambal sang Ginoo, what you do to others, it is done to me. So kung kinusi mo ang isa kabata, kinusi mo ang Diyos. Binuyayaw mo ang isa katawo, ginabuyayaw mo ang Diyos. Never think people and God is separated from each other. Basta anak ka ng Diyos, God cannot separate from that being. Why? Madula ang bata nga na. They cease to be. So you exist because there is God in you. Meaning, then you have all the reason to love that God in that person. Because God is present in that person. God said so. So that is why pag napatay gali kita, sa isa ka libro bala sang ni Shufay, pagka napatay gali kita sa first sa death naton sa first judgment, ginatuki sang Diyos ang tanan-tanan ng mga events sa life naton, daw sini daw. Makita mo kung ano ang mga sala nga nahimo mo kag mga kaayuhan. You cannot keep anything from God daw, even the minute good things that you are keeping, magwa daw na. Now, on the second judgment, amuna ni ang general judgment. Sa second judgment, or sa last judgment, sorry, amuna ni ang upod na ang tanan nga tao nga makita kung anong sala mo kag kung ano ang kaayuhan nga ginhimo mo nga daw sini. Kay tandaan nyo, sa first judgment, it is only you and God who sees all of this. But on the second judgment, everybody, from the beginning of Adam and Eve to the end, will see like a screen ang tanan ng mga sala nga nahimo. All the secrets, the good and the bad, will be known to the world, that they will know nga ay you are worthy of going to hell and why you are worthy of going to heaven. And you will see that God's judgment is good and right. Amuna nga waay remorse sa langit. Ginatulok lang daw ang mga tao sa impirno. Kaluoy lang. Sige, ahay. Amuna nga. Nung nalaman ko, my gosh, ang daming kong kasalanan. Sikreto pa. Mabuti lang kung yung alam nyo, napaka-konti lang yan. Eh, paano yung sikreto? Malalaman ba? Abay, nakalagay dun, oo. Pero paano daw na-erase yan ang mga para hindi makita? Confession. Pagkaalam ko yun, nalakada. Ay, kinumpes ko lahat-lahat ng kasalanan ko. Huya ko lang sa Diyos kag sa tao. Minus nga klase nga rason, but that was the one that really pushed me to have a conversion. It's the fear nga makita ang imo nga sala kay bisan sa langit kagali, everything will be divulged. So singko, no, ang start up ko minus, but at least naka start ako nga na convert. But that was the beginning of it. So, ang hierarchy of love is very important. Sa nahambal ko na. Okay? Ara na. Country and all mankind. Pag married ka na, or madre ka, out ka na, ano ka na, separate ka na sa first family mo, pari ka, utod na na, kay lain na ang spouse mo, Ginoo na. So it is, nga daw married ka
sa pare kag sa madre amuman ini. Ano, married ikaw, ang spouse mo amuna ang second. Okay? Pag married, ang spouse amuna ang first neighbor, parents, siblings, etc., etc. Now question, how do you communicate love? How do you communicate love? Ito na. What is communication? Can you please read? Okay. It is an art. Communication is an art of transferring one's idea to the other. May ara gali medium ini. Okay? Amo ni ang language na gamiton mo. Amo nang medium mo. Para maintindihan ang meaning sang ginaisip mo. Kinahanglan para ang communication successful kung anong naisip mo insakto sa naintindihan sang ibang nga tawo. Pero kung ang imo ginaisip na gusto ihambal, lain ang pagkahambal mo, hindi maintindihan sang tawo. So kinahanglan, there are three things very important in learning how to communicate well. Ang highest score in percentage in communicating is body language, movements, face and arms. Second, amuni ang voice tone, modulation, pauses, ang seven words. Kung tanawin mo ng gamay lang, so sobra pala importante kung ang imutingog or medyo nagatingil, kailangan matuto ka nga magbilog ang imo nga tingog. Abi isipo mo kung mambala ako, ay naku, ikaw bala, magtuon ka sa ngamon eh. Ano yung imong isipo? Mabubwisit ka. Diba? Mamati ka lang. Sakit sa dulungan. That is why in communicating, in any drama or whatever it is, ginapraktisa na. Bago ko magambal, hindi ka basta diretso magambal, kailangan sa pamatian mo kag sa pamatian sa iban, manami. Kuha nyo? Eh, example, sabihin ko, I love you! Eh, sa itsura ko palang dumangaon ako. Diba? Kailangan, if you really meant it, you have to say it well. I love you. Umiiba ang meaning. When you smile, lahat yan, pinag-aaralan mo. It does not come naturally, tandaan nyo. To be godly is a series of learning. Never think it's innate sa aton ang kaayo. No. It's all about grace. Okay? Kag ginatun-an mo ina. Now, so, in love, the heart, okay, may ara gali lima ka language, which we have known already. Sang last, okay, ang love language, that kind of treatment that when given to you by someone, makes you feel really loved by him. Pag ginawa sa'yo, feel na feel mo. Yun ang love language. Successful na pag binigay mo ang love language ng isa. Naramdaman niya eh. Eh pero kung hindi niya naramdaman, example, tanungin mong bata, paano masigurado na mahal ka ng tatay mo? Mag-isip mong bata. Paano? Well, he joins with me in going to school. Ano ibig sabihin nun? Feel niya na mahal siya kasi sinamahan siya. Quality time. Na-feel niya na mahal siya. Quality time, hindi pala gifts. Hindi pala physical touch. It's quality time. So,
what is important here sa love language is learning that there are really five. Okay? Iba-iba yan. Hindi sabi mo isa lang ang love. No. There are five. Isa pang Protestante ang nakadiscover nito. Okay? Words of affirmation and gifts. It was already dissected na lima talaga to. Now, the whole concept of the five language is learning to speak the other person's love language. Okay? Not your own. Kung gusto mo ikaw mahalin, gusto mo yung love language mo ibibigay sa'yo. Pero kung gusto mong mahalin ang asawa mo o ang anak mo, gusto mong maramdaman na mahal mo sila, you don't speak your love language. You speak their love language. Okay? So kung binasaya ka mo, bisaya ang inyo nga pang ang akong dapat panghambal. Pero kung marunong naman kayo ng Tagalog, kung amuin na, kung sa daw-daw na alang-alangan ka mo, mas gusto nyo bisaya in English, then amo na ang dapat ang means of communication ko para mas mahapos mag-insindi. So what makes your children feel they are loved is the key question, or your spouses, or your friends. Okay? If, can you please read? Okay. Take note, pag hindi nila naramdaman na talagang mahal sila, for children and for adults, they will look for love in all the wrong people and all the wrong places. Laban-laban, pag nagawara sila, bisan sino na lang nga makita nila nga kayang mahalin sila, papatol sila. Hindi na sila nag-iisip kung good or bad yan. Nakuha niyo? Kaya nga, parang ano na sila, desperado. Okay? Now, what makes your children feel they are loved is the key question. Or your spouse. Kailangan malaman ninyo ang love language ng spouse ninyo para alam niyo kung paano ibigay. Very important man nga maka-identify ka mo asang ginatawag na emotional intelligence. Take note, ilain ang ginatawag na IQ. You know IQ? Okay. Intellectual quotient. Ang EQ, which is the emotional quotient, is the ability to read one's emotion. Kailangan marunong kayo nito. Usually, ang female, malakas dito sa intuition, mabatsagan nila, especially phlegmatic. Very sensitive sila kung galit ang isang tao or medyo inggit or kung ano dyan makita niya na sa kwarto kung sino na diri ang may gusto sa kay kung kanino, may crush dyan. Very, very sensitive sila. Yes, they are very sensitive. So far, sa observation ko, mga 90% sang ila evaluation sa feelings ng ibang tao, husto. No? So anyway, amuni ang very important man in communicating love. Kailangan sensitive ka, mahal ka ba talaga o hindi? Kung hindi, ano ka? Kailangan manikasog ka. Sige pa. Okay, you don't stop from there. Okay. Can you please read? Okay. The earlier nga ang bata ma-wound or kamo, mas mahirap i-cure. Mas madalom kag mas madugay ang curing. Okay? But there is a cure. Pero kinanglan agapan mo as early man as possible. K-
Kay kung tigulang na, nga ihil mo, kabudlay-budlay kin. Mas maayo-ayo na lang daw gani kung medyo tigulang ka na na-damage mo. Pero kung baby ka pa lang sa womb, nga na-wound, ay, it takes a great nga ability to be able to heal that. Okay? So, child abuse is, matagal na to, 205 pa to eh, sa national data, ang physical abuse is 21%, emotional abuse 36%, amo ning pinakadako. Pero ang laki din pala ng neglect, which hindi naton maprikataran, wow, ito palang mas madaming nakukumit natin. 31%. And sexual abuse, 12%. Pero sa bati ko, ini nagsaka naman yung sexual abuse. Okay? So, now, can you please read? Now, inaiya kung bata sila, gagawin mo. Eh ngayon, matanda na tayo. Dito sa recall natin, intindihin ninyo, kung ganito ang ugali nyo ngayon, ito ang defect nyo, madidiscover niya saan nang galing ang defect na yan. Ano ang wound? Okay? Kay tigulang nakita mo? So, it's not already being conscious bata pa ngayon moon. It's now that we are adults, how were we damaged? So, dito makikilala natin ang sarili natin. Sa physical touch, umpisa tayo. Okay? If physical touch is given to a child nung maliit kayo, di magiging ano kayo? Loving. Grabe ang endearment. Mahapos kang magkapyot sa bata, kang mag-hug, kang mag-kiss. Pero kung wala ka muna hatagan sini, maghampang. Madasig ka lang maghampang, you know, touchy ka man. Now, if you're in this works sa introvert kag extrovert. Now, nagiging gentle ang bata kung bata pa lang, pirmi na ginahapuhap. Pag ginapahipos, kag hindi ginahampak, kinanggan gentle. For love to be loved, it has to be gentle. Pero kung rough ang pag-handle sa inyo, amo nang rough man ang inyo panghulag, ang inyo nga, well, nagadala na pati sa batasan. Now you become loving and gentle and kind to people. You are tender and very amiable. Okay? Friendly, you're affectionate. Okay? Bata pa lang makita mo na. May mga malambing ang mga bata pala. But if neglected, ito ang sa lahat na ng love language. If neglected, sa language nga love, what happens? Nag-self-help na. Always self-help. Babae o lalaki, self-help. So kung self-help sila, what happens to them? Introvert and extrovert, frequent masturbation. Pag lalaki, bata pa lang, as early, hindi pa na sila ma-masturbate at 7. No, bata pa lang. Mas early pa sa 7. Before puberty, nagatukar na, nagatindog na. Kaya ang normal na pagtindog sang kinatao, sang lalaki, nag-abot din ba na? But puberty time. Sang una mga 12 years old, 15 years old, di ba na? Pero sa ngayon, with the help of media, nag-earlier. Plus, neglected pa sila. Kaysa sobra ka, ano sang kalibutan, hindi na sila masyado nahapuhap. Okay? They frequent masturbate. Now, may case ako. May isa ka lalaki na may sakit. Kabalo ka mo sang satiriasis?
sa psoriasis ng sakit. Naistorya ko na ni sa inyo? Wala pa. Sa psoriasis ng sakit, isang sakit sa lalaki na even after sexual use, hindi manao. Continuously nga matiga, even if up to 10 times nga magwaan, ang wala na pagpanao. It came to a point nga dugo na ang nagagwa, kay hindi maghumok. Sindihan mo? Then it is our case. No? Hindi kami kaintindi kung paano nag-develop ini. Pero siling sambana ko kay siya ang expert mo. Sabi niya, may ara ni nga natabo sa iya sang gamay nga serious that we have to learn further pa. So siling sang lalaki, basta natandaan ko sang gamay ako, pirmi ako ginahanot. Pirmi daw siya ginahanot. Pagka naghampang kami, siling sang tatay ko, kinanglan, insakto 5 o'clock, ara ako sa balay, kay kung hindi, hanot. Tudu-tudu ang hanot. So, kay gusto namon maghampang, nagsugot kami nga magpahanot. Basta kahampang kami. So, gintahampang sila kay 3 o'clock up to 5 o'clock. Sige, pag abot sang 5 o'clock, huwain na batian. Sa kay ang hambal sang tatay, sa ikaduwa nga pagpito ko, hanot na, oops, nag-uo ang bata, eh yung first nga pito, hindi pa napansin. Pero pagdating ng pangalawa, automatic, na ano niya, narinig. So nagdalagan ang bata, pero hinanot na ng tatay, na todo-todo. To the point, nang ginahambalan na sang nanay, untatina na ang paghanot sa bata kay nagadugo ng iyang ano mo nga tiil. Pero hindi gid hasta hindi nga madula ang akin niya bala balbal nga todo-todo. So amo na ang kay tungod sina siling sambano ko, amo ning rason kung abayulente ning bata man ni jutay-jutay lang nga muno nagapanghangkat maaway. So ang iya nga ka magiging madasig siya, aggressive siya sa away, amo na ang isa ka rason kay balbal. So ang iya is to hindi niya mabato iya tatay, pero sa mga friends niya makabato siya. That is why sabi mo parang sanggano. Okay, so anyway, pero siling namon hindi ni rason kung nga magsakit siya sa psoriasis mo. He had 3 wives because the first wife nagpakitluoy na nga hindi kasarang sa iya. So ginpush ang babae, mangita ka to sang iban. Kay puno ka bisis mo, isa sobra pa. So pag sang paghambal to, then usisaon ta kung ano natabo pa sa before sa nanay. Ano ang madumduman niya nga pilas sa bata? Siling niya, well, nadumduman ko sa iya nga case, kay balaan mo, busy ako nga ano mo, negosyante ako. Tiwaay ko simpo sa ako nga baby, ginambalan ko na lang ang maid ko nga kung mag nagsundanay ang iya nga baby, pagsundanay sa to, kay kinanglan maubra siya, ginahambalan niya ang yaya nga patitia lang sa kuna ha, hindi pag ano, pag ikarga ho. Kay kung makarga mo na, pagbalik ko, baw, ako mabudayan. Kay ako ang makarga sa baby man. Nagahibi. So ang baby, naguntat lang sang iya nga ngahibi sa kuna. Tungod sa pagod na siya. Pero waay gid katilaw, bisan dali lang nga angga sa iya. So ang pagka daw siling mo daw manyak-manyako niya, kay kadamo niya sa babae, dito na mo na trace kay kulang siya sa language, sa language of touch. And that is why ang nanay, ang Diyos, ginbutang nga food sa baby is in the breast, so that ang pag-angga mo upod na nadira nga mapakaon sa bata.
the emotional love that is needed through touching gently. But was this ano na deprive ang bata? Na deprive ang bata sa amuto nga ugada. So ang pagkamanyak niya dito namo na trace. Pero siring namon ano ni man ni sobra-sobra ginjaya hindi na ni ordinary nga klase nga sexual mania. Kay nga ati daw animal na ginjaya mo. Siguri ano ni pilas niya pa. By the grace of God, we were able to trace until the third generation. Sa lolo na. Nga amoy ni ang baby mo man. Sige ba, para sa akon, sa gamay siya, huay gid kami reklamo except for one. Siling niya, ining bata nga ni, siling sutil, baby pa lang. Palahibi, baby pa lang. Sang ulihi, isa man lang kaokasyon nga nakita namon sa gamay siya nga mas masiling ako nga siguro dito na wood. Sang nag-baby siya, nabatian namon, hibi lang. Siguro dugay-dugay nga nagahibi, kahit may party sila. Huwag na prikataran si Gibi. Only to find out, pag-abot sang tatay sa iya baby, puno sang subay nga pula ang iya nga ulo. Subay nga pula ang iya ulo. That the baby felt he was attacked. Okay? That is why siya, ay naku, amuni ang rason kung after being very violently attacked, plus kulang siya sa hug and kisses. Amuni ang combination. Kay baby pa sa natabo siya. Nga amuni nga nag-severe ang iya pagka-sex man niya. So you see, masiling lang cita. Kalain man ng tao nga ni. But if you know their wounds, naglain sila because they were victimized. Not because they're evil. Kitandaan ninyo sa isa ka visionary na mamangkot sa mahal nga birin, Blessed Mother, may ginhimo ba na ang Diyos nga malaot? Kidamo ako ng makilala nga grabe kasutil kang mga kriminal. So did God made them criminal? Sumabat siya, no my child. God never created a man evil. They became evil because they were not loved properly or not loved at all. So say, it's about the measure of love given to them. And for that reason, bisan sa generation sugong, makita mo, damo na early pregnancy. Okay? Aside from being exposed sa media, kulang pa. Kaya ang nanay, sako. Ang tatay, sako. Imagine mo, sa strict lang sang amon to nga district, my gosh, makita mo, 12 years old, hindi ko magpati, busong na. Grabe mo. Damo mga kabataan na sexually abused. Kung introvert ka, kung neglected ikaw nga waay ka kaano sa nga puhap, mangita ka sa nga puhap mo. So, kung hindi lang sila nga you masturbate, may iba na mga babayi, especially. Frigid naman. They're very cold. May mga sexophobias. Hadlok sa sex. As if sex is evil. Take note, sex is not evil. Why? Because it's a gift of God. But you have to use it properly in its function. It becomes evil when you do not use it properly. But if it is used properly and in a holy manner, meaning to say, situ it na kasal ka mo.
then every act you make is holy. So hindi na malangki, gift of God na. Pero nga may iban, they feel that the sex is dirty. Problema ito ng laban ng mga lalaki. Ang mga asawa nila, cold. Cold, daw sa wala lang. So what happens? May isang gani ka-confession ng isa ka-kabana. Ay, Father, hihiwalayan ko na talaga asawa ko. Sabi, mahal mo ba? Oo, mahal na mahal ko, pero ayoko na, ayoko na. Nga anong hindi mo maagwanta? Father, agwanta ka bala na nga. Kung ma-make love na kuya ya, mahuo siya, pero abang Ginoong Maria na pupuno ng grasya, ang Ginoong Diyos ara sa imo. Father, isip ko daw, panulay ko mo. May dala pa nga, wisik sa holy water. Sabi, Father, hindi ako kaagwanta. Bakit naman ganon? Believe me, madami yan. Kadlaw lang ka mo, itutuo yan. That is why ang mga lalaki, nagapangita sa ibang nga babae, na ginalambing sila, nga ang mga silinyo nga alpot, ginagaya ang dapat na obligasyon sa asawa. Ibang tao lumalandi, ang babae ang dapat lumandi sa abana to win them and bisan tigulang na. Never think nga tigulang na, hindi na na capable. Capable pa yan. Basta hindi lang masakit ton. Basta na nga ilangan, it is your duty to give it. Ang dami-dami kaming cases na naghihiwalay. Yan ang tunay na sexual education. But you have to teach it in a proper manner and proper time. Hindi bisan kay sino, hindi kagaya ngayon ang mga eskwelahan. Tama ba yun? Tuduan ka sa sexual education? Talagang aktwal? Meron. Hindi na yan pwede. Ano silingganin isang mga lalaki? Father, sang simpo namon, 5 minutes, tapos na. Ginakadawan mo, ang lalaki hindi mo kinanantuduan sa sex. It is natural. But you do not teach it that way. That's not how it is. Intindihan ninyo, may husto nga paagi, may husto nga paggamit. Now, why do they think that sex is dirty? Because either they are molested or sobrang fear nila kay napaagyan sila. Hindi man molested completely, napaagyan lang sila. But yet, may pilas na na. So if they are extroverts naman, paano kung ang mga babae, choleric or sanguine, what happens to them when they are sexually abused? Like Marilyn Monroe. Ano na taba kay Marilyn Monroe? Ang iyang stepfather, amuni ang nagbulas sa iya, sang teenager siya. Yes. Kag-amuin na ang rason kung nga sang na-rape siya sang iyang stepfather, she felt that and thought that wala nang pulos ang akon ng pagkababayi, might as well pakinabangan ko. But she was sa gintanaw ko ni ang iyang life, talagang pinatapos ko, bakit namatay siya, etc., etc. Makita mo, kaluluoy mo, because kaya pala ang dami niya naging asawa, dahil uhaw na uhaw siya at daw talang-talang siya para hatagan lang siya sa gugma na ginapangita niya. So you see, mangita, nagatalang-talang kahit na sino na lang. Eh, ang ganda-ganda niya. Okay? Or those prostitutes that go around. Take note, ang mga prostitutes sa sagwa na talagang naglalantaran, they are choleric, they're extroverts, naglalantad. Pero ang mga, may mga alkot man, nga huwag sila nagagwa.
sila ang may-ara sang middleman. Introvert kasi nahihiya sila. Pero ma-sex na lang sila. And it was found out sa social sa ano yan, sa isang subject ginhimuan nila sang test ang mga prostitutes. What made them prostitutes? Alam mo ba, 80% sang study ang mga prostitute were molested by their either father or their uncle. Molested sexually. Kaluluoy. Okay? So there are people wild and immodest. There are extroverts. Fornicators. Madali lang sa mga kabataan, so kung mabisan sino, o na lang, basta makahatag atensyon, makahatag sang gusto nila, they will do it. Patago. Sino to? Michael Jackson. He was accused of child molestation, pedophilia. Now, sa isa ka pilato ka magazine nga nagambal, bakit nagkaganito si Michael Jackson? It was found out kay gamay pa lang sila stick tong iya nga tatay. Nga sa sobra nga pagkastrikto, hindi gid na iya kagwa nga maghampang-hampang. Pero ang tatay, pag nahubog, bisan sino lang sa bata niya ang ginasex niya. Pero ang laban, si Michael ang ila nga madakpan. Kag-ara nakamutang, child molester were victims of child molestation. Believe me, yung ginahambal nila nga lain-lain klase nga LGBT, ang mga LGBT nga naiyaya, may mga either experiences sila nga hindi manami when they were young or sometimes sa chemical. Okay? Sa food nga ginakaon sa nanay. Kung nga muna gani nga, kag ang antawag sini, kag ang estado sang babayi, kung pirmi lang nag-aubra, natatakot sa antawag dito, sa nga magutuman, sila ang nagapangita sa hanap buhay na sa sari, sa pamilya, basta anything that pertains to financial matters, ang babae, especially ang busong, kung sila na magwa ang bata nila, ining mga kabataan na from a mother who is financially working and stressed sa work, nagataas ang ilang hormone nga para sa lalaki. So ang laban-laban nga makuha nila ang tawag sini ano ganitong lalaki kun hormone man, they become nagaagi ang bata kung masyadong stressed ang nanay. So anyway, be careful on what you do, especially kung bata. Now, ano ang mga do's and don'ts sa physical touch? When the baby up to 7 years old, never kiss the child in all the erotic zones. Never. Because it will trigger their sexual desires earlier. Diin ina ang mga sexual zones. Things nga, hindi nyo pagpaagyan balasang inyong breath. Bisan hindi kiss. Yung inyong nose bala, kiss ama, diri sa ears. Alam mo niya ng ears to, may erotic zone eh. Hindi ka mo maghalok diri.
diri hindi man diri kanyo diri sa kamot nga madugay if ever smack smack lang pero hindi sila nga daw maka-trigger sang alam niya na kung ano ina ang touch. Ang ano? Ang kagat, wala na iyakaso. Galing amun yung problema, di na. Pagdako niya, kay kung amuna ang expression sang love mo, ma-misinterpret niya nga when he loves somebody, mangagat man siya. Kagaya ng case namin sa isa ka school, nakwento ko ba yon? Yung ano, yung nagpangayo advice sa ako ng isa ka teacher nga principal nga yun eh. Ano sila niya, ma'am, problema ko ang akong anak. Ano yun? Paano na? Ginapalayas na sang teacher, hindi nakasarang. Tinangnan separate na sang ano, sang classroom. Ngahaw. Niyo, ma'am, siling kasabad-sabad sa akong nga bata. Gaano kasabad? Niyo, nagapangagat sang iya classmate. Ha? Ano na man? Siguro may nagkagat sa Sembalay. Ay, ang bana ko. Pagkakita niya sa baby niya, kay Kinkis alang, kay sinima naman mag-umagabot bana ko. Mang umul-umul siya sa baby ko. Ah! So muli, paano yan man? Sigurado ako may nagkagat sa bana mo. Ay, husto! Ang iya nga nanay. Tingala ko nga magkitanay sila, ha? Ay, naku, mahalok, hindi pala halok. Nagpangagat man sila, nagkagatay sila. So, doon ang galing kung bakit ang bata nagpangagat. Not because she's bad, but it is because that is what she had learned. Kanyo? Yung isa naman, palakis. Tidiri pa sa lips. Muti nga lang, mga klasmen niya, ginakis niya sa lips. So, andam kita. Andam kita. Tandaan nyo, ang sex, ang mga parts sa erotic zone must not be touched sa alang-alang kaghalok. Okay, may isa kami ka-case. Sex maniac. Babayi. Bisan sinulang. Manggaranon. Why nagapabayad? Why nagapabayad? Basta kung magtukar lang na yan. Mangita na sang bisan sinudra. Nga friend. Pero nagatukar mo. So sang ulihi. Nag-ano siya, nag... pangayo na bulig, hindi mo siya kaagwanta, pero pagka magtukar, nagagwa man. So sila niya, Day, kinangnan, patanaw ka na gid lang yan sa psychiatrist. So, undergo siya sa treatment. Pero sa iyong case, hindi na pwede ang usual treatment. Sila niya, sa urine, sobra ka bata sa natabo ikaw. Okay. So, gin-hypnotize. Waay na sa memory mo sang kung ano pan ang natabo na dira. Kay kung wound nga from to above, kisa madumduman mo papilas mo. Pero kung 2 years old below, hindi mo na usually madumduman ang imong papilas. So sa bulihin, in-interview siya. Ay, hindi interview, ano gali? Hypnotize. Pag-hypnotize sa iya, sila niya, anong madumduman mo nga ginhimo sa imo sang gamay ka? At the age of 8, ano? Wala. 5. Wala. 3 years old. Wala. Pag-abot sang 1 year old, sila niya. Okay. Anong nakita mo? Anong nabatsagan mo? May dagtong hilsang akon.
Waay ko kita, guya. Pero kita ko ginampangan niya ang akon. Siya, oh my gosh. Baby pa lang siya. Ginlimpihan to doong iya nga clitoris. Hindi pa supposed to be magtindog ang babae mo nga mag-erect or makapil. Hindi. Very abnormal. Pero ato kay sige-sige nga limpyo. Nakalabot din. So nagtukar. Amo na nga hindi niyo maintindihan, pag nagtukar, kagamay pa lang, severe, kag hindi mapunggan. Kay baby na natapo. Imagine mo, ginalimpyuhan lang gani. Tiang madamo, mga kabata, mga nanay, yaya nga, paminsan, natutuwa pa sila pag ang lalaki, nagatindog ang ila. Mga bata, mga baby, pag ang baby, ginahampangan pa. Wrong. Kaya sa inyo, yaya daw, hampang lang, patindogon nyo. Bisan din yung pagpapatindogon, nagtindog lang. Tapos ikaw tuwan-tuwa, yee, tu, kung ano na nila. Ha? Nan, amo na ang ginahimo nila. Pag magtindog, not knowing, normal sa lalaki, ang early morning, kay mangihi na sila. Why na sila sexual feeling only when magtigulang na sila, na kung magtindog ina sa aga, kisa, may ara sila ereksyon. Pag magdugay ang ereksyon. Pero ang bata, wala na. So, that's why hindi pwede hampangan. Kuha nyo? So, pagka aga pa lang natandong ina, aga pa lang nag-masturbate na. Kay kung frustrated siya sa balay, hindi nabibigay yung love language any sa iya, usually nag-self-help ang bata. Kag kung lalaki, sobra kataas ang percentage ng ma-masturbate. So, kaluluoy. May isa ganin ko ka-case, hinablos sang kila neighbor namon. Ang tawag din, gusto masiguro tunay na lalaki ang kanyang anak. Nagkaanak sila niya. Kinangan before 5. Makatilaw ang bata ko. Hindi sila nga sex talaga nga completely. Iyaya patanawo niya lang sa Playboy magazine. So, ginbutang niya lang ang Playboy magazine sa isa ka lamesa. Di ang bata, curious, ano ni man? Pero ginabantayan sa tatay. Pagtanaw sang nakita niya ang bata, ginkuha ang magazine. Dinala sa kasilyas. Natuwa ang tatay. Naku, salamat. Eh, meron palang butas doon sa may kubeta. Ginsituit sang tatay, ang bata niya makamasturbate. 5 years old din nga natabo. So pagkatapos ng masturbate, di okay na. Sabi niya, ay, sigurado, tunay na lalaki to, hindi ni agi. They went to the States. Ang nabatian ko na lang at the age of 12, gindakup ang iya nga bata nga na. Kay nga ah, pag nagtindog, gusto niya dayon, daw nagapang-rape na lang sa babae. At the age of 14, I think, 5 cases of rape. Ang tatay, sang daw 21 years old siya or 20 years old, gindala na siya sa asylum, kaya hindi na siya mapunggan. Daw nagmanyak na bala, nga jutay-jutay lang, bisan sino, i-rape niya lang. Ginano na siya? Din, ang tawag dyan, yung jacket para hindi siya kahulag. Kay grabe na nga, wala, hindi naging mapunggan ang iya. Why? Hindi normal yan sa lalaki. Normal na magtindog na. Normal nga mang pangitain na. Pero sa sobra kaaga kang hindi magpanaog, kang hindi mapunggan, it was because sobra ka bata pag in-expose. So, bantayan natin nga ang aton mata
or ang matasang aton nga kabataan, i-anugat, i-protect naton, hindi lang dito, pati sa mga, sa bayo. Alam niyo ba that more flesh that is seen by a man, the more nga sala ang makita, ang mahimo sa tao. Nabasahan ko din sa book sa Purgatory, may duwa ka tawo nga magkilalahay, no? Pero ang buot man ang duwa, pero nagpromisa sila sa isa kang isa, pare, pag napatay ka, pabalo lang ko kung diin ka, okay, pare. So, ano mo kay napatay? Sang ulihi, pare, ari kundi sa purgatorio. Grabe diri. Hindi maagwantahan daw, impirno man. Ha? Wow. Di, kung ano'y mo ko. Ano mo kay napatay man ang isa? Duwa na sila napatay. Sang ulihi nagpakita ang ining tao sa isa naman kamigo, di inang estado sinisang ikaduwa nga friend. Ara man sa purgatorio. Pero ang isa, nakasaka na, ining isang friend niya, dugay-dugay, mas dugay pa, sa siringa nakasaka, nakabuot-buot ganin eh. Sang tao, nga sila niya, nga ang sentensya, kuya ya, sobra ka dugay man. The almost at the end of time. Si Lord, pwede mabalaan nga ya, sobrang siya, nga tutusin mo, damo sala niya sa akon. Sumabot ang Ginoo. Anak, may ara ikaw ginobra nga nabilin sa earth o sa painting nga nude nga hasta subong nakikita sa madam o tao. So every time nga may ara lalaki nga nakakita sa mind nila nga nakasala, kitandaan ninyo, when does a man commit adultery? When a man looks at a woman and desires a woman, they have committed adultery. Nakita pa lang. Nakita pa lang. Nakakommit na sila adultery. Eh, may ara sa isip, isang kasalanan yun. To imagine, wow, sexy. Yan, nagakinam-kinam ka. You wanted to really consummate the act. Tapos ikaduwa, wai ka kaagwanta. Either nag-masturbate ka o nakita ka, nangita ka babae. Duwa na kasala. Kanyo, ang mortal sin does not come in one score. Usually, multiple na. So, pag sining mortal sin, nag-commit ka sa mortal sin, sa buhat, sigurado, hindi lang sa buhat, pati sa utak. Because ang buhat, hindi matuman kung wala mo pinaminsaran. That is why, sa value sa mortal sin, lain niya ya ang gin-intend mo, kag lain ang nabigla ka. Okay? Sa sin pala yan. May ara nga ginhungod mo, kag waay mo na humod. Eh, pero kung ikaw ang kausa nga nag-uba-uba kada, amunang ang mga babae, kung mag-short sila, may isa ka babae nga nagsakay sa jeep, malipot ang iya nga bayo, may isa ka lalaki, tulok na tulok sa iya nga legs, yung gwapa mo, sexy. Nagalit ang babae, sabi niya, binapanaog niya yung bayo niya. Eh, ano mo kay nagandukot siya ang matas ang lalaki sa iya legs? Nangakig ang babae. Sabi niya, bastos! Tumulok ang lalaki sa iya. Ikaw ang bastos. Hindi ako. Kung hindi mo ginalantad ang imong lawas, hindi ko na pagtulukon. So, ang sala, either guwapa ka nami imo's legs or kalain sang imo legs. Either which, nakasala siya. Naintindihan niyo? By exposing
more of your flesh. That is why this generation is the worst generation. Kaya ang mga tao kulang na lang mag-uba-uba. Ang paglantad nila sa lawas nila, license na mag-uba-uba sa beach. Sino may sabi sa'yo? Pila ka tao, it is still immodest. Does not mean yaya nga, kung ikaw gani sa simbahan, may ara gani, modest kang immodest. Sa lahat, sa kahit saang lugar, may proper decorum, may proper way of doing things, of walking, of talking, may disiplina ka. May disiplina dapat kita. We have to know when to use the kind of clothes, and which is always modest all the time. Ano siling gani? Wala bisan sino ang may license to see your body except your husband when making love. Meaning to say, bisan ikaw, hindi mo pwede nga pagtulukon-tulukon ng imo lawas just because it's your body. You're not allowed. Why? Kay bisan ikaw, pwede ikaw makasala nga. Wow. You know, madamo sala. See, either pride or whatever. So please, ang flesh gani, very much, ano siling gani, sang mahal na birin, sa Fatima, do you know that many goes to hell because of the sin of the flesh? So please, take care. Ang pinakamabudlay daw nga time nga magsantos ka is our time. Our time. Bakit? Because sin is a way of life. Bisan sa TV lang tumulo ka. Tulo ka lang pala. Wala silingaya, hindi immodest. Okay? So if physical touch is abused, any harm inflicted on any part of the body, ang isaya sexual abuse, iniya physical abuse, sinumbag, sinuntok, kinuse, whatever it may be, whether beating, pinching, severe belting, hanging on trees or wires, or any violence sa babae o lalaki, punching, kicking, burning, shaking, dragging them, no? Kung introvert ikaw, ang mga nakaagi sang violence, usually lawas nilang ilang ang gina-hurt. Either sila ang mag-blade or gusto nila suntukin sila. Okay, introvert sila. Pero kung extrovert sila, kung silang nakatilaw, silang gustong manuntok. Okay, silang gustong manuntok or gustong magsampal. May baby kami. 1 year old. Ang nanay niya, adopted namon. Ang nanay niya, sa akin niya, sa iya nga bata nga isa, sinampal niya. Nakita ng baby na to na 1 year old. Within 5 minutes, sinampal niya rin ang uto niya, left and right. Yung baby ang nanampal. Sabi ko, oh my God, kita mo? Kita mo? Baby pa lang, kung anong nakita niya sa imo, sundo niya. Nanampal kas, kung siya mananampal, huwag gani siya kaagi sampal. Nakita niya lang, nagapanampal ka. Do not think na by words ka lang matudlo. It is by sight. And it is by feeling. Kahit ang tagipusoon niya yan, kabalo mo, kainsindi, kabatsag. So kabalo kung ano, kung plangga siya o hindi, bala niya. So kung extroverts, amuna sila ang exterior. Or sila ang mangaway, hindi silingaya nga, sila lang ang mapaaway. Sila ang mangaway. And they are sometimes violent, especially right now, natural kung anong makita nila, pirmi lang nagpamaril.
pirmi lang nagasumbaganay. They're quarrelsome because that's what they see and that is what they experience. Okay? Rebels, they are bullies. They are violent killers. Okay? Now, words of affirmation. Ano oras na? What time do you have? Huh? Oh. Words of affirmation. Sige. Words of affirmation. Amuni ang language when giving any positive verbal description or statement to a person. It has to be positive. Okay? Now, if you give it, good job, aw ka nami sa imo, bow ka beautiful. They are good consolers. They are good ano, expressing of their ideas, no? That makes you feel good. They're very appreciative. Very good confidant. If denied, meaning to say, wala lang, pirmi lang, ano, wai ka kabati sa ginikanan kung ano man ang achievement sa bata, ipos lang. If denied, mas self-help man gyapo ng bata. Pero words, through the words. Amuni, laban, makita mo ang ginatawag nga kulas dayaw. Sigano mo, ay daw kambog. Hindi kahulat nga dayawon. Anong sabat sang lalaki? Ang tagal niyo magdayaw. Sa sobrang tagal, ako na lang. Bakit? Sa pagdayaw, in giving love, do not delay. That's the rule. For it to be effective, it has to be the right timing. Kung bata, mag-give ka sang love and appreciation, anytime you can do it. Pero kung teenager, hindi pwede. Kung good, pwedeng sabihin na ara may tao. Pero kung bad, kinanglan, secret. Siya lang. One-on-one lang. Okay? By the way, paano mo pala malaman na ang love language sang tao, lalaki, babae, no? Or bata, nga ang ila love language, touch. Alam niyo kung ano? Palabunggo, sang kamot, or tiil. Either nagapanghuit. No? So, balaan nila nga, tandugo mo. Sang naginatunan pa namon, ini, ang bata ko, mga 2 years old, 3 years old, pagka may bisita, pirmi lang arat nag-aabot, kag tapos na, mang sinabad-sabad sa akon, kag gusto yan, nagasaka sa akon, kag mimo man yan may bisita kita, tapos ikaw yan mapakungkong pa. Siling sa akon sang bana ko. Hindi ko pa bana at that time. Siling niya, hindi pag-amuna. Tandaan mo, I am your second neighbor. Your child is your first neighbor. He needs it now to for you to touch the child. Abandon me and give attention to your baby because that's your first neighbor. Siling niya, and then come back to me. Tanawon mo. Ang bata na madugay-dugay magbalik sa imo, pero mabalik na kay kulang pa ng love nga ginapuwa pag nagabot niya. Pag nagpalapit sa iya, ano, sorry, pag nagpalapit sa imo, hapo-hapa, tudo kang kisa. Kag tapos buy eh. Ti, husto. Pagkatapos kong buy ang kang ginkisan, I love you, tudo-tudo. Mula ti, nasta ulo. Enjoy na enjoy siya. Ang dami namin love. Bow, nagwaras siya, hindi na siya, tama na, nataka na, busog na. Nagwa, pero siling sampan ko. Mabalik na. Pero pagbalik niya, tuduha pagid ang hug and kiss. Pitan awon mo, mapuno na siya, huwag na siya kinanglan magsabad ah. True. Nagbalik, tinuduhan ko kiss kagang pagid. Nagwaras na siya. Pagkatapos waras niya, huwag na naging balik-balik. Busog-busog na mo. Would you believe, amulan ang ginihimo ko sa bata ko for how many times?
Kay ti youngest ko, pito bata ko mo, youngest ko pa na siya, kay way po ko kabalos ang love language nga ni before him. Would you believe, pag-abot niya sa 6 years old, sobra kapisan. Waay ko ginasugo na nga magpaglimpyo, siya lang nagapanilig. Subong natapusan niya, pero Dean's Lister. When a child is loved properly, their intelligence will come out naturally. Very natural. Kagmapisan, kagmabuon. Kagaya niyan itong anak kong isa, yung adopted ko, kay siling ko, duro na kuya lecture. Gusto ko yan, ma-adapt ko na gid kag apply. Na ako mismo ang makakita, kag may ara ko gusto nga i-prove mo. Kag gusto sang bana ko, try it. Try love. So, ginimo ko ni sa bata ko, kay balaan ko abandon, kag pinakabisis ginhulog sang nanay mo. Twice. Sang ulihi, kung balaan ko palahibi. So, tell pa kay koleric pa. Ginagwanta ko gin. Sige po ako kaglabang angga. Pagka umaga yan, ginigisingin ko nga first sight ako. Pero dala po ha. In 1 month's time, nagbuot. Hindi na siya nagawaras. Pero subong 1 year old na siya. Pero sige-sige na pinakabulan ng himo ko. Kay womb siya na pilasan mo. Would you believe ang bata? Isa ko is mahambal ka, mahibi, no? Siling, ulat lang, kaya ang tita mo nang timpla pa, mahibi, pero kunggan kay maulat. Mahibi, kung anong kinangga niya, mahibi aray una, pero sa uli, pag ihambal mo, be patient, anak. Hulat-hulat na lang kay mamuni. Naghihipos lang. Kadali tuluan, kagabuot. Sabi ko, totoo pala, pag ang tao, minahal mo talaga ng todo, bisan bata, kaintindi, kabuot. Kag masinulong doon. Baby pa lang. So siling ko, love is worth trying. Pero proper love kinanglan. Kag proper touch. Balaan mo, may technique man ang touch mo. Lain ang baby, lain ang adult, lain niya ang tigulang. That's why this course is malawig. Kay if you want the real thing, it's not only knowing how to wound. Ang question, how do you do it properly? Sindihan nyo, importante ang proper touch mo. Yung isa nga eh, yung akong tiyo. Hindi tiyo. In-law. Sa lamesa. Siling sa utod ko. Ay, sarap. Sige, pisi lang akong kanamit. Thank you. Abi ko kung anong ginambal niya nga kanamit. Thank you. Abi niya ginahilot ang iya tiil. Ginahilot. Sa kulihin, gintanaw namon kung ginahilot. Siling sang iya nga ba na, o hindi ko na ginahilot. Ginaangga ta ka. Doon ko lang na-prove. Angga niya, pero katiga-tiga. Nasasaktan na lang ang panamit, kaya hindi na pisil todo-todo. It's not love. It's hilot. Naintindihan ninyo? May proper way. Bisan sino pwede kahilot sa imo? Why? Hindi, lain ang touch ang hilot. Sa touch ang dapat nga tender. As children should be given. And lain naman ang spouse. That is why kung magtigulang ka na, you have to learn the proper, kung may spouse ka, mag-learn ka din sang proper sexual act to satisfy well your spouse. Babae o lalaki, ang problema yan sa lalaki, sila lang ang masatisfy, ang babae hindi. I'm sorry, but I have to say it before, ano na ang ginahimo sa mga laban ng mga lalaki? After sila nga makapautwas, tapos na. They don't work out ang babae. Ano ang babae? Ano sinigani? Baho nami na sa ulibitin. Ano to? Ano to natabo?
inantok na yung isa. Pero hindi pina-satisfy ang babae. Wrong. If you think you need to be satisfied, mas ang babae. The woman needs to be satisfied more. Kung ikaw kisa lang, ang babae, hindi kisa. Palabuton mo yung tumaksimong kakisa, madugay na. Nahuya lang na maghambal, masiling mo ang lalaki, pagpautwas, down na. Magdamo ka pa kanoon para magtindog, ang babae hindi. Doplan siya na. Pagtindog sina, yakin na na-satisfy mo kisa 5 minutes, 10 minutes. May iba 15. But you have to satisfy it. Hindi mo ginaprolong, ginaiya. That is another topic, but ang importante dire, na inang mag-asawa mo. Pero kung single ka, you do not do that. You don't even masturbate, you're not allowed. Because the satisfaction of a person sa sex must be used for two purposes. Only. Outside that, it becomes sin. And what is it? The first reason for youth, for sexual use, is to have children. That's why kinanglan, manak ka sa gusto. May blessings ang pari. Ikaduwa nga purpose ng marriage, first is procreation. Procreation. Ang sex, so kung hindi ka magpaminsar, nga ma-procreate ka, ayaw mo ng baby, ano nakatsyon mo? Kaya every act means there is a responsibility of having a child. A possibility. So, hindi ka na kasilingaya nga, ay, hindi na ako magbata. Sino may sabi sa'yo? Sino may control yan? Not you. Then do not use it. And sinya, kay duwa lang na, if you do not want to procreate, then why? Why do you need it? Singaran mo, ah, yes, for sexual satisfaction. That's second purpose, but not the primary purpose. To satisfy the spouse, dalawa kayo, to satisfy, meaning to say, it is both the duty to satisfy each other. Because to rear a child or to have a family needs a lot of sacrifice. And God gave this sexual satisfaction a gift from God that you need to enjoy. Why are you not enjoying? Then there's something wrong. Then you have to learn it because it is a must for spouses to satisfy each other. But for single, you're not allowed. Naintindihan ninyo? Proper use of the object. Okay? So, hanggang dito na lang muna tayo before words of affirmation. Okay? So, any question so far? Any question? Wala na? Spice. No. Okay? So, thank you very much. Madaming kailangan i-correct kasi eh. So, totoo lang madaming i-correct. Galing amuna siling ang aton nga audience, mixed. Daw, pati ako nagapang pangalagkag kung paano ko sasabihin. But I have to say it, yes. Ah, wala na. Wala na iya ang bahay. Wa ay na iya. Pero ang balaan ko na iya, kung nga apirmi bahay, meron yan eh. Kasi to form a lalaki, kinanglan strong gid ang imo nga sperm. Sa sperm na iya, oo.
Isa man ina. Yes, yes, yes. I'm not an expert of that. Ako lang sa moral and ano lang. Okay, so ano pang other questions? Yes. Ano no? Ay, oo. Excuse me. Naghampal si Father John eh. Excuse me. Okay. Ang hambal ni Father Junik last time, nga sili niya, hasta 8 lang gin kita anay, para kamuna mo more or less ma-assess if you think gusto niyo patapuson o hindi. Kay trial lang to, kay tiiwa ikambalo si Father kung okay sa inyo mo o hindi. Pero the mere thought, bala nga ihambal natin 50 hours, basi magulat kayo. But right now, we're in the half part of the program. Half part. Now, if you're interested to continue, nagsiling siya, then we are allowed to use the place. The same. Kaya tandaan ninyo, ang curing, I cannot give directly the curing to you kung hindi makomplete ninyo more or less, ha? The eight modules. Minusan ko lang sang pagtudlo sa inyo sa proper rearing sa kabataan. Madirect na ako sa adults. Nagadugay man lang na kung ihatag ko sa school mo, sa eskwela niya kasi mga kabataan, gina-idan ko. So kung kamo gusto nyo adult lang, minus the children's lecture, adult lang kita. If you wanted to continue, we will continue. Now, are you interested to continue it or what? Sino may mga kabataan dili? Opo. Te, anong gusto ninyo? Continue. So, okay lang sa inyo? Sabi na, okay, sige. So, what we will do, which means, if we will have to continue, ang food naton, ano? Aso meron na. Oh, okay. Pero amo nino, please try to understand, talagang medyo limited yung ano ko, yung strengths ko rin. Amo na, kisa daw nag-utal-utal ako. Okay? Please listen well. Kag i-assimilate ninyo ang ginatudlo, kay nga I am not sure if we can continue. I can continue another. Kay ginayo ko gini kay Father Junik. Sining ko, Father, I know I am taking. Basta dialysis patient na yaya, borrowed time lang na mo. So, I wanted to teach everything I know para ma-pass on nyo sa iban. So this is not only for you, please take note. It is for you to share it to others. Hindi lang nga ma-practice, pero kung pwede matudlo. And anything that you need to know, gusto ko gani nga matudloan ka mo bisan sa curing. Kay ang curing, pagkabalo na ka mo sang technique, kag using the grace of the Catholic Church, buhay ka dasing mag, hindi lang magbuot, kadasing na magsanto. Madasing. Kaya nga, na-cure na ang madamo nyo nga wounds. Di tamang-tama, ara na ka mo at age. Medyo may self-control na ka mo. So, jutay na lang ni nga tingko sa inyo. Mas madali ang curing.
Okay? So, please, galing amulang na, medyo ang ako nga baba, medyo slow na subok, maghambal kag nagautal-utal. But I'm trying my best. Hopefully, this is not the last. But I'm trying my best. Okay? Yes. Depende na sa decision sang tagalapas. Kay ako gusto ko tapusin. I-try ko either we increase in the the time. No, sa time kasi sobra ka limited ang time paminsan ang mga ideas ko gina compress ko na lang eh nagatalang-talang pagani ko kisa. So, ara sa inyo, kung gusto nyo i-increase ang time para mas madasin. Ha? Okay, sa inyo, pila ang sa tingin nyo kaya ninyong i-increase ang time? Kayo, depende. Depende kay amo nang pangayoon ta kay Father. Okay, siguro, ang ano ni... Ha? Ako kaya ko. Yes. Listen siya nyo na lang. May kung si Father nandito ka na, ma'am, ako pa si Chairman, sa Chairman sa Sunod ng Family Life, very close na kami. So, kung pwede na ito maayo, pwede maayo nila, kay sila, day, ma'am, hindi ko nasunod siya, sige. Oo, sige, sure. Alam mo, kasi pag naintindihan nyo na to, kag alam nyo na ang curing, ang namin sina, pag sa actual na kita, kay may ara ka mo different groupings diri mo, may community ka mo, may ara ka mo prikana, may ara ka mo marriage, ano yan, or whatever encounter, you can use this. In fact, makakanto lang, bisan ipihak-pihak natin ini, ang session, para maka-extend ang iba niya magkanto sa barangay or sa school na lang nga with a parish nga mag-communicate sa mga eskwelahan nga may ara project nga himuon kita sa family lang kay problema subong nasang kalibutan family ti imagine mo ang simbahan ginsugo si Bishop Tagle to be the chairman on family life. Diba? Sili niya, you are assigned to resolve the problems sa family. Naghahanap ang gobyerno ng program para ma-resolve yan. Nagbibigay sila, may funding sila. Ang Katoliko, nagapangita man sa program on family. Wala sila. Bilibi ang dami ko ng ikot. Wala sila. Pero ari dili subong sa inyo sa lapas. Ma-resolve ang family life, my gosh. Ano man lang yan, teaching them how to love properly. It is all about love. There is no other. But it has to be divine love. Di kung maumpisahan nyo, matugluan, siling sa inyo, ma-echo ni mo. Ang light will begin to light up. The light of love in the hearts of people. Mahahawa natin ang mga tao. Kailangan hawain natin ang mga tao. But it has to begin with us. Okay? So, I really strongly believe, Ari, hindi sa lapas mag-umpisa.
So give love a chance. Believe me, you won't lose anything. Gay naton tanan ini. Okay, because this is a gift of the church to the world. Yes. Puros bata. Kulang na sa pagigugma. Hindi pa kabalo. Ano na lang ang matabo sa community? Ano na lang? Kumbaga, now that we know, you are given the chance by God to work in His vineyard. Bisan sa pangamuyo na lang. Pero matuduan sila sa proper way. Children must be taught. Adults must be taught. Okay? So, ano pa? Any more question? Any more? So, kamu nang bahala. Kami sa Flame, siguro hindi na kami kaano ni sa next, kung sa next nga pari, mag-communicate kiti, hindi namon kilala. Wala kami sang rapport sa parish priest. Isa ikaw, oo. Tapos sina, ma-recommended sang, oo, kamu, oo. I think sila gid ang may weight because kamu ang officers dire. You know what is best. Okay. So we will continue next week. The same time, what we will do, please earlier na lang kita mag-umpisa. Ang pagkaon, dasigo ninyo nga makakantok diri para makaumpisa kita dayon. Okay? So, any more questions? Wala na? Okay, so thank you very much. Prayer. Doc, ikaw na lang, wala si Junji. In the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, amen. Lord God, the Father, Son, and Spirit, how wonderful you made this morning for each and every one of us. Thank you, O God, for the generosity of Reverend Father Joe Nick Territorio, but most especially, thank you for sustaining our lecturer, our teacher, Ma'am Nerissa Pamplona, for sustaining her for the whole session. Lord, again and again, we ask you to again sustain her for the next sessions, and we beg you to grant the good weather and also the extension, as we beg you to also illuminate the heart, mind, and the decision of the next parish priest, if ever we could not finish this session with Father Johnny. And Lord, as we leave this hall, we beg you to send forth your holy angels to watch and protect us, but most especially the infusion of your Holy Spirit, that hopefully we have not only enjoyed the lecture, but most especially apply it with your grace and your mercy to our family, our first neighbors, and to the people around us. In Jesus' mighty name, and the workings of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father,